Mga kakaibang pag-ulan na naganap sa mundo. Number 8, pag-ulan ng isda. Alam mo ba kapatid na noon may kakaibang pag-ulan na naganap sa mundo kung saan ang isang lugar sa India ay inulan ng napakadaming isda. Magmula sa kalangitan, bumagsak ito sa lupa. Marami ang natakot at sinabi na baka may kasunod itong dilubyo. Nangyari ang pagbagsak ng mga isda matapos ang isang malakas na ulan sa India. Ngunit, ayon sa mga eksperto, na kaya daw ito naganap dahil sa isang ipo-ipo o buhawi na nasa dagat. Humigop ito ng tubig sa dagat kasama ang mga isda at noong mawala ang buhawi, tumila po ng mga isda sa lupa na animoy umuulan ng isda. Number 7, pag-ulan ng gagamba. Matapos ang malakas na ulan sa Australia sa lugar ng Victoria, dito ay nagsulputan ng libu-libong mga gagamba. Makikita na ang mga gagamba ay nakalutang na lamang sa ere, ang iba ay bumabagsak naman galing sa kalangitan. Magmula sa signboard, puno, pati sa mga bubong ng bahay ay makikita ang mga gagamba at sila ay gumagawa ng kanilang mga bahay o tirahan. Ayon naman sa mga nakatira dito na nangyari ito matapos tumama ang isang malakas na ulan dahilan para maghanap ng panibagong titirahan ang mga gagamba. Number 6, pag-ulan ng ibon. Noong 2022 sa Mexico, ang isang maganda sanang araw para sa kanila ay binalot ng isang kababalaghan kung saan libu-libong mga ibon ang bumagsak mula sa kalangitan. Ang mga ibon na ito ay tinatawag na yellow-headed blackbird o Santocephalus. Ayon sa mga eksperto na ang mga ibon na ito ay napadaan sa isang toxic cloud na naipon mula sa mga factory dahilan para malason at bumagsak ang mga ibon sa lupa. Isa yan sa mga sinasabing dahilan kaya nagkaroon ng pag-ulan ng ibon noong 2022 sa Mexico. Number 5, pag-ulan ng pera. November 21, 2021 nang maganap ang pag-ulan ng pera sa isang bus highway sa California at marami ang mga taong napahinto para pumulot ng pera. Ito ay tig $20 bill at ang iba ay $100 bill. Ang buong kalsada ay napuno ng pera. Lahat ng sasakyan dito ay napahinto para pumulot ng panggas. Nangyari ito matapos hindi sadyang mabuksan ang isang armored vehicle na naglalaman ng mga dolyares. Pwede kang pumulot dito ng pera nang mabilisan lang at huwag magpapahuli sa mga pulis dahil ipinagbabawal nila ang pagkuha dito. Ikaw, kukuha ka ba kung sakaling umulan ng pera sa kalsada tulad nito? Pag-ulan ng dugo. Isang kahindik-hindik na pangyayari ang naganap sa Kurla, India noong July 25 hanggang September 23, 2001. Ang akala nilang ordinaryong ulan ay hindi pala dahil ito ay kulay pulang tubig na animoy isang dugo na bumuhos mula sa kalangitan. Dahil sa pangyayaring ito, nagdala ito ng takot sa mga mamamayan at inakala nilang may dala itong dilubyo. 1957 naman nang maganap din ito sa parehong lugar. Ngunit dahil sa kakulangan sa siyensya, hindi ito napag-aralan noong mga panahong iyon. At eto na nga sa kasalukuyan, ayon sa mga eksperto, na ang kulay pulang tubig ulan ay hindi talaga isang dugo dahil ito ay tinatawag na trentepolya na matatagpuan sa mga puno o basang kahoy at posibleng tinangay ito ng isang malakas na hangin at humalo sa ulan at nagkaroon ng kakaibang reaksyon dahilan para maging kulay pulang tubig ito. Pag-ulan ng locust. Ang locust ay maihahambing natin sa tipaklong ngunit magkaiba sila ng appearance. Taong 2020, kung saan kasagsagan ng COVID, ang isang lugar sa Africa ay mayroong kinakaharap na dalawang peste. Ito ay ang COVID at ang locust, kung saan ang buong rehiyon ay nagsasuffer ng lubos
dahil sa mga pesting locust na ito na siyang sumisira sa mga pananim. Ani mo'y umuulan ng locust kapag lalabas ka ng bahay dahil naglalaglagan ito mula sa kalangitan. Tinatayang milyong-milyong locust ang naririto noong 2020. Number 2, pag-ulan ng yelo. 8 taon ang nakakalipas nang maganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang akala ng lahat ay ordinaryong tubig ulan lang ang tatama sa isang lugar sa Siberia, ngunit hindi pala dahil ito ay mga tipak ng yelo. Hindi maliit kundi malalaking tipak ng yelo na sumira sa mga kabahayan at kotse. Natakot ang lahat sa insidenteng ito dahil sa unang pagkakataon, ganito kalaking bloke na ng yelo ang tumama sa kanilang lugar. Tara, pakinggan natin ang tunog ng mga bumabagsak na yelo at alamin natin kung gaano ba talaga ito kalaki. Pag-ulan ng paniki. January 2014 nang maganap ang nakakatakot na pangyayari sa Queensland, Australia, kung saan ang mga paniki ay nagbagsakan mula sa kalangitan dahil sa heatwave o ang tuloy-tuloy na pagtaas ng temperatura. Umabot sa 48 degrees Celsius ang init dito, dahilan para hindi kayanin ng mga paniki ang natatamasang init. Karamihan sa mga paniki ay nagbabagsakan mula sa puno at ang iba naman ay sa himpapawid habang lumilipad. Hindi lang paniki ang naging apektado dito, dahil ang ilan pang mga ibon ay nadamay din dahil sa naganap na heatwave. So kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang pag-ulan na naganap sa mundo. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. Maraming salamat. I'm out.